So ayun, mga kabi, welcome back sa aking YouTube channel. Sa may previous video ko nga pala, meron isang nag-comment na kahabi natin na si Joan Tolentino. Ang comment niya meron daw siyang isang 4 months na ibon na hindi sanay sa whistle. Kapag nagwi-whistle daw siya mga kabi, natatakot sa whistle at lumilipad daw. So ang tanong niya doon paano daw ba yun masusolusyonan? Bago natin simulan yung kasagutan doon sa tanong na yun, make sure nyo lang na napindot nyo na yung like button at huwag nyo na rin kalimutan isubscribe ang aking YouTube channel at i-hit ang bell notification para maging updated ka sa aking channel. Sisimulan natin yung video pagkatapos ng intro. So yun na nga mga kahabi. Pero bago ang lahat, bago natin simulan, mag-special shoutout tayo para sa kahabi natin na si Maria Loroya. Always siyang nanonood sa kasi Happy Gakale. Shoutout sa inyo. At meron din tayong kaibigan na nag-comment sa atin na si kahabi kung tatawagin natin sa iba si Buhay Ibon. Mga kaibon, yan. Si Buhay Ibon. Yan. Special shoutout sa inyong tatlo na si Maria Loroya, Happy Gakale at Buhay Ibon. So yun na nga mga kahabi, isishare ko lang muna sa inyo yung naging experience ko sa katanungan na si kahabi nating Joan Tolentino. Nakaranas din ako ng ganun, kahabi Joan Tolentino. At yung turo sa akin ng mga nagturo sa akin, ang sabi lang nila sa akin, sanayin ko lang daw. So paano nga ba natin masasana yung ibon mo sa ganung klase ng ingay, kahabi Joan Tolentino? Yung sa akin kasi, nasolusyonan ko siya, share ko lang, si Adam din nga pala mga kahabi. Ganun siya nung una, hindi ko siya nasanay sa may whistle. Talagang kapag nag-whistle ako lumilipad sila dito sa loob ng aking kwarto. Iniikot nila yan. Parang natataranta sila. So, yung paraan lang kung paano ko siya na alis yung takot niya doon sa whistle. Araw-araw lang ako nagpipito sa kanya kapag nagpapakain ako. Halimbawa na lang magpapakain ka sa kanya at ite-training mo pa rin siya kung formula pa yung ibon. Sanayin mo lang talaga. Whistle-whistle-ilan mo lang. Una, magugulat sila hanggang sa ma-adapt na nila yung ganong tunog recall pala sa kanila yon. Hanggang sa masanay na sila sa environment ng whistle na always nila naririnig. So yun mga kabi, meron din pa ako isang hand-feed. Isishare ko lang din ulit sa inyo. Meron pa ako isang hand-feed na ganon din yung case katulad sa kanya. Si Copper. Papakita ko sa inyo yung picture ni Copper. Malaki ko na siya nakuha, halos labas na yung straw, papahabain na lang yung mga balahibo. Siya yung kauna-unahan kong kakatil mga kahabi. Talagang pinahirapan niya ako dun sa force feeding, ni halos hindi siya kumakain sa akin, sinusukan niya yung kinakain. Halos maparanoid ako ng mga araw na yun kasi hindi ko talaga totally alam yung gagawin ko kasi baguhan nga lang ako. Ano yun mga kahabi, September siya, 2017. Nung nabili ko yung ibon na yon, talagang pinahirapan niya ako ng mga panahon na yon. Halos, kung kani-kanino ako lumalapit, nagtatanong paano gagawin ko, paano yung gagawin ko doon na kumain siya. Saka takot din siya sa whistle. Kapag nag-whistle ako, hindi siya lumalapit sa akin. Lilipad lang din siyang palayo. Kasi natatakot siya kada wi-whistle ako. Ang ginawa ko lang, nagbawas ako ng pakain sa kanya. Siguro yung pakain ko sa kanya twice a day. Always, 'di ba pag lumilipad ng ibon, nagto twice a day na yung pakain natin sa kanila. Pakain ko sa kanila twice a day mga kahabi. Tapos sa kada papakainin ko nagwi-whistle talaga ako sa kanila hanggang sa maalis na talaga nila yung takot nila dun sa may whistle. Saka meron pa akong i-share sa inyo isa pang pamamaraan na kasama ko sa ganun mga kahabi. Yung isa nilang paraan inakay pa lang. Ginagawa mo. Yung ibon. Inakay pa lang yung ibon mga kahabi, dun nila nilalagay sa tabi ng TV nila. Para kapag nanonood daw yung mga parents niya, yung mga magulang niya, yung ibon nasasanay sa ingay, sa environment ng ingay. Always sanayin nyo sa environment ng ingay yung ibon nyo. Para sa, minsan kasi may mga case na kapag nag-EFF kayo, hindi natin may iwasan na meron mga nagsisigawan, nagugulat yung ibon. Minsan yun yung nagiging dahilan ng cause ng flyby. Kaya dapat, yung mga ibon nyo, sanay sila sa ingay, mga kahabi. Yun lamang yung masashare ko. Saka, ipapakita ko rin sa inyo, mga kahabi, yung ginawa nating formula nung previous video natin, kung gaano siya kapino. Di bali yung formula na yun, sinalang ko siya ng 3 times pala sa blender para maging pino. Ang init talaga, summer na ngayon, mga kahabi. Sobrang init, ramdam na ramdam ko na yung summer. So, yun, mga kahabi, papakainin ko din tong mga to.
Ayan, kasama na rin yung training nila sa pagbabalik natin sa pre-flight. Sa ngayon, hindi muna tayo nakapag-pre-flight mga kaabi dahil mataas yung COVID dito sa Bataan. Tama ba, Adam? Mataas? Oo daw. Gutom na si Adam, oh. Magtitimpla lang ako ng formula mga kaabi. So, ayan na nga mga kaabi. Nanguha muna ako ng tubig na mainit. Dala ko na rin tong whistle ko. Ipapakita ko sa inyo kung pagwinisilan ko si Adam, kung matatakot o hindi, mga kaabi. Di ba parang wala lang sa kanya mga kaabi? Kapag tinit, para mawala kasi sa kanya, ginagawa ko, halos malapit lang ako mag-whistle sa kanya. Ganon, inulit-ulit ko lang mga kaabi. Hanggang sa mawala yung takot niya dito sa may whistle. Takot din siya sa whistle na to dati mga kaabi. Di ba yan, yan wala na. So yan mga kaabi, meron akong tubig na mainit. Balik tayo dito sa pagtitimpla ng formula. Sana yung sinabi ko nung kanina eh, naiintindihan nyo na kung paano mawawala yung takot sa whistle ng mga ibon nyo. Sa kung meron pa kayong katanungan, i-comment nyo lang at pipilitin nating sagutin. Nga pala may naalala ko, meron din nag-comment dito about sa whistle. Shoutout sa inyong dalawa na nag-comment. Nakalimutan ko na yung pangalan nyo. Yung whistle na to, eh nabili ko siya sa Shopee. Buy one take one siya, pero ngayon yung presyo niya, eh pang isahan na lang, eh 40 pesos na lang yata siya ngayon. Pero nung nabili ko to, 80 pesos, buy one, take one. Parang nautakan ako ng Shopee dun ah. So yun mga kahabi, ito yung formulang ginawa natin nung nakaraan. Medyo may buo-buo pa siya. Kung makikita nyo yan, may mga buo-buo siya. Dahil yung blender na ginamit natin, pang milling purpose nga siya. Kaya nga lang, ang problema, mapurol na yung talim niya. Kaya hindi pa rin siya ganun nakakagawang pino na formula. Sa mga kahabi, sa binigay ko sa inyong formula sa mixture ng formula na yon, kung sakaling titining man, eh, pwede kayong mag-add ng Cerelac para maging mas maganda yung formula nyo. Hindi na tumining. Yan mga kahabi, sana nakatulong din to sa inyo. Yan mga kahabi, si Adam sa si Marcus, yan. Ibabalik natin sila sa formula para sa pagbabalik natin sa pre-flight. Eh, napakalakas na ng recall nila. Saka alam naman natin yung kahinaan ni Adam, kaya siya nag-flyby nung nakaraan. Yan, mga kaabi. Sa-training na lang natin sila. Si Marcus, yun, mga kaabi. Si Marcus, eh, nangangailangan ng malakas at matinding banding para mawala yung kanyang blapping. Sa ngayon, eh, medyo may konting pagka-blapping pa siya. Pero hindi na siya ganun ka-aggressive tulad ng isang araw. Sobrang aggressive niya. Kinagat niya ako. Papakita ko din sa inyo yung gaano kadugo yung kamay ko nung kinagat niya ako dito. May lalabas yung picture kung gaano kadugo yung pagkakagat niya sa akin. Yan si Adam o mga kahabi. Saka sa pagta-training ng ibon, kung dalawa yung ibon na tinitraining nyo, eh mas maganda mga kahabi, pag nire-recall nila sila, eh isa-isa lang. Yan. So yan mga kahabi, hanggang dito na nga lang ang aking video at make sure nyo na lang na nakasubscribe na kayo sa aking channel at huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa aking channel. At kung gusto nyo ma-shoutout at may special shoutout, eh always mag-comment kayo dito sa comment section para ma-shoutout at special shoutout kayo mga kaabi. At kung meron man kayong natutunan at meron pang mga tanong, comment lang din ulit doon sa comment section mga kaabi. Hanggang sa muli, paalam, sana nakatulong!